Drama lang, yan ang tingin ni NTF LCAC spokesman Antonio Parlade nang maging emosyonal si Ana Patricia noon dahil sa umunoy red tagging. May isisiwala din daw ang general tungkol sa ilang nagsasagawa ng community pantry. Narito ang report. Kung si NTF LCAC spokesman General Antonio Parlade ang tatanungin, wala naman daw siyang problema kay maginhawa community pantry founder Ana Patricia noon. Wala naman talagang problema dun sa ginagawa ni Ana. But it's our job to inform the people kung ano ang totoong background ng mga taong ito. Pero sa panayam sa programang The Chiefs, sinabi niyang kaduda-duda ang motibo ni Nun. Tingin nila bahagi ito ng inihandang strategy ng makakaliwang grupo para maliitin ang gobyerno. Medyo na-alarma tayo and then tinignan natin kung mayroong connection itong mga nagsusulputan na ito sa buong Pilipinas. Kasi like I said, 14 nagsimula yan, April 14, in a matter of days, like 16, 17, 18, napakadami na buong Pilipinas. At iisa ang team. Parang nakapackage, parang iisa yung strategy. Kaduda-duda rin daw ang biglang pagsuspindi ni Nun sa community pantry dahil sa umunoy pangamba sa kanyang kaligtasan. Kami nagtataka, bakit suddenly ang bilis ng pag-propagate nung programang yan, and suddenly nung pinasara may media pa, talagang may press con pa, talagang well orchestrated. So bakit siya tumigil kung wala siyang kinatatakutan? Sir, in her press con kanina, she came out outright with it eh. It's the fear of violence against her and yeah. her people. Yan. So it's always their narrative, ganyan sila palagi. Alam mo, nakikinig ko tayo doon sa Supreme Court, yung anti-terror law petitions. Yan yung narrative nila eh. Palagi nilang sinasabi, this red tagging endangers people's lives. Sa isang pagkakataon sa panayam, naging biblical pa ang pagtingin ng NTF LCAC sa nangyayari. Why does anybody even have to explain what they're trying to do when parang lantara naman? Hello, gusto kong tumulong. Alam mo ba, isang tao lang yan, di ba? Isang tao lang, si Ana, si Patricia, di ba? Same with Satan. Si Satan, binigyan ng apple si Eve. Doon lang nagsimula yon. Sa huli, tingin ni Parlade, lahat ng ito'y drama lang at kabilang si Nun sa grupong lumalaban sa pamahalaan. Huwag tayong maniwala doon sa tao, payak-iyak pa yung tao, drama pa, may kung ano-ano. I'm not saying na sinadya niya yun, but from the little knowledge that I know of Ana, kaya niyang gawin yun kasi member siya ng ganito. Yung sa proseso ng intelligence, kasama yun. You have to consider this and that. And then you make your own conclusion and then you reprocess that. You consider a lot of things, a lot of other factors. And then i-confirm mo kung tama pa rin ba. Okay. Mahabang proseso yan. Pero si Nun hindi na raw pinapansin ang mga ganitong akusasyon. Sa pagbabatikos, hindi ko po siya masyadong papansin kasi baseless naman po. And mas kilala ko po yung sarili ko at yung mga taong tumutulong dito at yung mga taong nahanap. Tila hindi rin siya natitinag sa umano'y ilalabas na impormasyon ni Parlade tungkol sa kanya. Okay po. Mukha ng balita, Julie Baiza.